akong Sarah. Sasamahan naman tayo ngayon ni Lay, habang si Aiko naman ang gagawa ng synopsis ng ating kwentuhan. Hi, Lay! Kumusta? Hello po. Nice to meet you po. Halo ko nga po, hindi niyo na po ako tatawagin, attorney. Pero, Kung Sarah, while I was listening to your story po, I was truly amazed and inspired by your courage and determination to become more and do your work amidst the challenges that you faced. And dahil nga po kayo ay nasa Makabayan Coalition at alam naman natin ang naangtindi ng red tagging sa inyo ng previous administration, di po ba kayo natakot, lalo na nung mga panahon na ang igting ng usapin tungkol sa Anti-Terrorism Act of 2020? Ano po kaya or saan po kayo humuhugot ng tapang, Kung Sarah? Sa totoo lang, Leigh, may takot talaga na Attorney Judy. No? Kasi kahit sino na masabihan na hindi naman totoo na mga paratang, hindi lang siya hindi nakakatawa, no? Pero talagang no, kumbaga nakakagigil, 'di ba? Na magkaroon na maging subject no, sa ganung tipo ng harassment, discrimination at intimidation. No? Lalo na sa Pilipinas, nabanggit ko na hindi siya madali dahil yung red tagging, kahit pa yan online, nagka-translate siya to real physical harm. Eh, no? Kaya hindi natin siya tinatrato na simpleng bagay lamang. No? Kaya sa parte ko, may takot, Leigh, no, pero dahil may responsibilidad ka bilang representante ng kabataan, kailangan mong maging matapang at gawin ang iyong tungkulin, no, bilang representative ng youth. No. At sa tingin ko, nahugot ko yung ganong tapang doon sa tiwala ng mga constituents namin sa kabataan. Hindi nga lang mga kabataan eh, no? Pero mula sa iba't ibang mga stakeholders, marami palang nakatingin sa mga kabataan, di ba? Bilang mga pag-asa ng bayan. Pag-asa sila hindi lang sa mga sarili nila, na nagsasalita para sa sarili nila. Pero nagiging pag-asa rin sila ng lahat ng nanawa na dun sa mga palagi ang narinig natin ng mga issues ng corruption. Kaya yung ganong tipo ng tiwala, yung nagpaalala rin sa akin na kailangan natin maging matapang dahil hindi tayo nag-iisa dito. Marami tayong naghahangad na mapabuti yung ating sitwasyon. At walang mangyayari kung hindi tayo kikilos. Wow. Talaga naman, speechless ako, Kong Sarah. Ang ating mga kabataan ay napakaswerte at meron tayong kabataan party list na kumakatawan sa kanila, showing intelligence, competence, courage, and true patriotism. Noon ay si Kong Sarah at ngayon naman ay current Congress natin ay si Representative Raul Daniel Manuel. Yes, si Raul nagsimula din siya bilang isang student leader. Pero bago nga maging student leader, parang kilala-kilala siya bilang very first summa cum laude ng UP Visayas. Oh. Kaya lodi na talaga siya ng maraming mga kabataan at ng mga estudyante. Kaya napakalaking honor din sa akin at proud na proud ako na yung nagpatuloy ng laban ng mga kabataan sa loob at labas ng Kongreso ay isang katulad ni Rep. Manuel na napakatapang at napakahusay rin sa kanyang gawain. At yung isa siguro sa tingin kong tinitingala namin na laban, yung pag-expose na kung gaano na aabuso yung mga confidential funds. Kasi sa tingin natin, bawat piso ng pondo ng ating publiko dapat nagagamit sa serbisyo na may direktang pakinabang yung tao. Kaya malaking bagay yun, no, para sa mamamayan. Totoo. Na mapakita sa kanila na dapat kayong magbantay sa mga deliberations ng ating budget dahil nakaka-apekto ito sa serbisyo na natatamasa natin. Yung na-experience nyo in 2016, when you first became a representative in Congress, ay mukhang pinagdadaanan din ngayon ni Rep. Raul Manuel. Napatayan na din ba kayo ng mikropono noon, Kong Sarah? Hindi naman ako napatayan ng mikropono, no? Pero naranasan ko na yung usually kasi ang pagpapaliwanag ng boto sa Kongreso, mga 5 minuto. No, dati nga wala yung time limit, eh. Ganyan. Pero nung time na yon, imbis na 5 minuto o kaya 3 minuto, ginawang 1 minuto.
Yeah, kaya naparap tuloy ako, attorney. Oo, dahil gusto ko mabasa ito sa record eh, ng Congress eh. Diba? Dahil pag nabasa mo yun on the record, diba? Pinakita nun kung bakit ganito ang naging position mo sa issue. No, kaya hindi mo siya basta-basta pwedeng i-cut eh. Dapat mo talaga yung basahin, no? Pag magpapaliwanag ka ng mga posisyon mo sa iba't ibang mga pinagbobotohan sa loob ng Kongreso. Ayan. Kaya, sa tingin ko, ang pinapakita lang nun, na kahit ano pa yung balakid, no, pag determined ka, at very much committed ka dun sa advocacy, which is to ensure that we have a better no, future no, for everyone, no, not only the youth of today, hindi ka basta-basta kumbaga, mawawala ng loob sa lahat ng ganyang mga tipo ng mga pangyayari. Malaking bagay na foundation ng representation mo yung advocacy, no? Yung pagkakaroon ng agenda na grounded dun sa needs, issues, concerns, and aspirations ng mga constituents mo. Mga pangarap ng kabataan yung batayan eh, ng pagkilos at pagsasalita mo sa Kongreso. Kaya, pag may mga issue, halimbawa, nabibiro ka na, oh, napabili ka lang ata ng nanay mo ng, ng suka sa palengke, eh, tas nandito ka na sa Kongreso. Diba? Nagkokomento ka ng, kumbaga babalik ka sa kung ano yung gusto mong pag-usapan. That is yung issue ng mga kabataan. Sa lipunan kasi natin, nananaig pa rin yung pagtingin na napagbata ka, wala kang alam, o marami ka pang mga bubunuin no, para makarating dun sa standard, sa double standards na, pinaparating, hindi lang sa kabataan, pero maski sa mga babae. Sa mga babae, nararanasan ng mga kababaihan. Hindi ka aatras eh dahil dun. No, bagkos gagamitin mo siguro siyang inspirasyon no, para mas maging matapang no? at hindi mawala ng pag-asa. Ngayon, kung sa Congress naman, ginagawang biruan minsan yung mga kababaihan. Halimbawa, sa isang privilege speech, no, sa privilege hour, no, kung saan nagde-deliver ng privilege speech yung mga members. Kapag lalaki na malakas ang boses, uy, matapang, magaling. Pero pag babae na malakas ang boses, o ba't lagi siyang galit? O bakit ang tapang-tapang niya? Na parang kine-question pa, di ba, yung conviction. So, yung ganong difference ng kung paano ba na-perceive, no, yung boses ng mga kabataan at ng mga kababaihan. Ang paraan lang, no, para kumbagang mawasak yung ganong tipo ng mga stereotypes o bias sa youth and women. Kung kailangan i-call out, dapat mong i-call out right then and there. Kung kailangan mong sabihan na meron kang naging offensive para sa'yo o sa tingin mong nakakaharas yung sinabi, so kailangan mo siyang sabihin. So, dahil nasa position ka ng responsibility. Eh. So kailangan mong ipakita na hindi ito dapat ginagawa sa hindi lang sa akin bilang member ng Congress, pero hindi ito dapat ginagawa sa kahit sinong Pilipino. Pag-usapan naman natin ngayon, Kong Sara, ay yung kahalagahan ng kaalaman at involvement di lang ng ating mga kabataan, kundi pati na rin ng ating mga mamamayan from different sectors of society. Why must every Filipino participate in seeking for meaningful reforms? Bakit tayo dapat lumahok? Katulad na lang ng usaping may kinalaman sa cyber threats against children and the young. Bakit tayo dapat kumilos? Ayun, sa tingin ko, dahil kailangan natin. Paglabas mo pa lang sa eskwelahan, yung sasakyan mo, yung lalakaran mo na daan, yung bibilin mo na ticket. Lahat ng yan, makaka-apekto yung desisyon ng kung sino man yung nasa kapangyarihan. Diba? Maski yung kakainin mo. No? Kamusta bang presyo ng bigas ngayon? Diba? Accessible pa ba yung sinasabi natin na mga healthy na, mga pagkain? No? Sasapat ba yung kita sa isang araw para sa pagkain mo sa mesa? Yung ganyang mga
mga basic natin ng mga necessities, no? Yung needs ng taong bayan. Lahat ng yan, no? Maliit, malaki, makakaapekto yung say ng namumuno sa ating bayan. Kaya dapat tayo mag-participate, no? At yung participation mula dun sa simple na pagbabasa natin kung ano ba yung nangyayari, o kaya kung ayaw natin magbasa, pwede rin manood, no? O kaya makipagtsikahan, no? Sa ating mga friends, no? Sa ating mga barkada, sa ating pamilya, habang kumakain, magkwentuhan tayo tungkol sa nangyayari, no? Sa ating lipunan ngayon. Ang mahalaga, mapakita natin sa bawat isa na hindi lang ako, no? Hindi lang yung mga nasa posisyon o hindi lang yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, pero lahat tayo, no? Lahat tayo ay apektado ng pamamalakad sa ating pamahalaan. Kaya kung tayo lahat ay apektado, dapat din tayo lahat ay makialam, umalam, manaliksik, magsalita kung kinakailangan at kumilos. Yun nga po, no, very much agree po ko dun sa sinabi niyo po na dapat tayo makialam at, ayun nga, maging mas involved sa mga pangyayari ngayon. Siguro isa rin sa i-add po natin na mahalaga rin pong pagdiinan, yung pagkakaroon po natin ng pakialam sa cyberspace po, no, lalo na ang dami nangyayari dun na kailangan din malaman ng mga mamamayan, lalo na ng mga kabataan po, no. Totoo nga, Lee and Attorney Judy, na sa tingin ko, makakapag-propose ka lang ng solution or recommendation kapag nauunawaan mo yung landscape ng isang situation. Sino ba yung mga forces or yung mga factors na affecting the overall situation? Kumbaga, hindi mo masosolusyonan kung hindi mo nauunawaan. Kaya mahalaga yung pag-alam. At pagdating naman sa paglaban sa mga cyber threats, kung sa loob ng Kongreso, yung isa sa mga tagumpay natin na Free Public Internet Access Law, nandyan yung mga safeguards na dapat natin mapatupad. No? Unang-una, yung pagtitiyak na sang-ayon sa Data Privacy Act, diba? Yung pag-access ng mga kababayan natin sa internet, yung kanilang right to privacy na papangalagaan. Pangalawa, yung prohibition sa access sa pornography, no? At yung pangatlo, yung protection ng mga bata, no, sa paggamit ng internet, no? So marami tayong kailangan gawin, no, para magsama-sama din yung mga agencies, no, para mangyari yung hinahangad natin na layunin, no, sa pagpasa ng batas na yan. Pangalawa, pagdating naman sa rights and welfare ng women and children, nakapasa na sa level ng committee yung anti-electronic violence against women and children law. Ang gusto natin gawin dito, yung VAWC na sinagawa sa pamamagitan ng ICT, facilitated by ICT, dapat may malinaw din na pananugutan sa ating batas. Meron din tayong panukala sa ilalim niyan ng mas mahaba na leave, no, para dun sa mga victim survivors ng VAWC. Nandyan din yung binabantayan din natin ngayon na pangatlo na Safe Spaces Act, no, bawal bastos law. Yung implementation niyan, hindi lang sa eskwelahan, sa lugar ng trabaho, no, kundi maski online. No. Meron na po kayong malino na pananagutan, yung pambabastos na sinigawa online. No. Kaya yung online-based na gender-based sexual harassment ay dapat po natin makita natin, maipon natin yung mga kaso at ma-share sa mga tao na may ganito tayong batas na dapat mapatupad at maaaring mapakinabangan ng mas marami pa nating mga kababayan na nagiging subject sa ganitong tipo ng harassment. At pang-apat, no, last but not the least, no, and definitely I think the most important, yung efforts ng Cyber Guardians PH na nakikita natin sa ating mga komunidad, no, mula dun sa Youth Formators Training of Trainers natin, yung pagbibigay sa kanila ng kapasidad, no, at ng kaalaman na magsanay pa ng mas maraming kapwa nila kabataan. At hindi lang kabataan, no, kasi yung laban na to for a safer cyberspace, laban to ng lahat ng henerasyon. Diba? Kaya hindi lang among the youth, no, pero lahat ng pwedeng maabot nila, no, ng
ating mga bagong trainers. Tapos nandiyan din yung tuloy-tuloy na mga cybersecurity training na very timely, no? And extremely necessary sa tingin ko. Kasi hindi lang nagagamit ang internet sa pag-aaral o pagtatrabaho eh. Pero maski yung simple na pangungumusta mo sa mga minamahal, di ba, sa mga kaibigan, no, pagbati sa kanila sa mga special occasions, ginagamit natin yung internet at social media. No, kaya dapat magtuloy-tuloy, no, yung ganyang mga efforts, mag-snowball pa, no, para matiyak natin na ligtas ang cyberspace para sa lahat. Tama po yung sinabi kanina ni Kong Sara na we will not be able to find our voice if we do not know what to say and we do not understand how it affects us. Kaya mahalaga talaga na alam natin eh at naiintindihan talaga natin kung paano tayo naaapektuhan, especially yung mga bata at kabataan. Kaya nga meron tayong Cyber Youth Empowerment Program sa Cyber Guardians PH, di ba? That's right, Leigh. And very effective sa tingin ko yung pagkakaroon ng multi-stakeholder approach. No? Kasi hindi lang tayo to na civil society, di ba? O hindi lang to laban ng mga advocates. No? Pero kailangan din natin na i-engage yung ating mga stakeholders sa government, di ba? I am sure yung mga nakapanood sa inyo today na mga nanay at tatay would wish their daughters would someday be like Kong Sara. Ang sarap-sarap ng ating kwentuhan and we can go on and on. But we cannot extend the time for cyber chat. So at this point, may we request for your concluding message po. Naku, sana hindi na ito magwakas. Oh. No? Pero alam ko naman na matapos man yung program natin. Pero tuloy-tuloy pa rin yung efforts ng mga cyber guardians natin dito sa mahal natin na bayan. No? Kaya ang masasabi ko, magpadayon tayo, magpatuloy. Marami tayo na naghahangad ng mas mabuti. No? Kaya hindi lang tayo magsasama-sama, kundi magkakaisa tayo, no? Na maabot yung mas ligtas na paggamit ng internet at cyberspace. Nabanggit kanina ni Leigh na marami na tayong ginagawa through the internet and social media. No? Pero hindi niya mapapalitan, no, yung heart-to-heart interaction, ito, mga face-to-face relationship na meron tayo. So, just remember that you are not alone. Marami tayo. Marami na tayong naabot sa Cyber Guardians. At tiyak ko, mas maliwanag, no, ang bukas. Hindi lang para sa mga Cyber Guardians, pero sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal sa bayan. Kaya muli, maraming salamat sa Cyber Guardians. Looking forward to that prospect and that bright potential, no, for us, no, to really participate and push for meaningful changes in our society. Thank you. Thank you po. Maraming salamat for one enriching and inspiring conversation. Tama po. And as advocacy ambassador of Cyber Guardians Philippines, I am sure po na makikita pa po tayo, Kong Sara. Yes, makikita tayo, magsasama ulit tayo. At hopefully, mas marami tayo sa tsikahan natin sa susunod. And we will be right back. Don't go away!